Ito yung bike ko na may Fox 32 front suspension, carbon fiber frame and group set na Shimano Diore. May nahipuan na lady rider, di na lang natin babanggitin ang kanyang pangalan. Merong drive-thru ng gamot dito, ito Mercury Drugstore drive-thru. Open 24 hours, ang galing ano. Tayo po ay nahack. No, nahack yung ating page. Bomba to, bomba. Welcome back sa channel. At kagabi, nag-bike kami sa Socobia Clark, Pampanga. Ginamit na namin yung dalawang bike namin. Ito yung bike ko na may Fox 32 front suspension, carbon fiber frame and group set na Shimano Diore. And ang bike number 2 with RockShox front suspension, Shimano brakes, Shimano shifter, cogs, kadena and crank with Mountain Peak Vulcan aluminum frame. Ito ay bike ni Celero, pinang-assemble ko siya. So medyo madumi sila ngayon, no? Kung mapapansin ninyo, maalikabok sila, pati itong aking Fox 32 naka-PPF na yung banda dito para hindi agad magasgas. Yan yung dumi. So iba bike review natin to next time. At marami akong gustong sabihin sa inyo ngayon. So katatapos lang ng Ironman, kasi kwento ko sa inyo kung ano yung mga masasabi ko sa Ironman ngayong natapos na natin. Buti naman at natapos natin siya. Sa mga nakapanood ng ating video sa Ironman 2023, I think pang 17th Ironman na yan sa Pilipinas, at pangalawang beses na po nating sumali dyan, aminin ko sa inyo, nung sa una medyo nabitin ako. Siguro dahil mabilis naming natapos yung endurance na yun, no? 13 hours dapat namin matatapos yun, pero syempre dahil may minimum time na dapat matapos mo siya na 16 hours, eh kaya nag-relax muna kami, which is okay naman kasi at least mababawasan yung patik at mababawasan yung pagiging mabilis ng pagpapatakbo ng mga riders. So doon pa lang kami sa may papasok ng Aurora yun, eh. So nag-relax muna kami doon. So dito naman sa second time natin na pagsali, I thought na magiging mas madali kasi nga second time ko na, pero hindi pala, dahil syempre nakita nyo naman yung weather, sobrang sama talaga ng weather. Hindi ko alam, wala namang bagyo talaga, pero ang lakas ng ulan doon, no? Grabe, alas dos na madaling araw, bumubuhos para kang nasa shower sa CR, tapos sama mo pa yung sobrang lakas ng air current or hangin sa tabing dagat, diba? Sa may pagudpod na yun, eh. Kaya dumoble yung lakas ng hangin, so nang hirap na hirap na kami. Talagang si Celero nawalan pa ng pera. Pero every checkpoint naman mawawala yung nararamdaman mong pagod, kasi nakikita mo yung mga followers natin na sinasalubong nila tayo kapag parating na tayo sa checkpoint, no? So nakakawala ng pagod yun. Yun nga lang, hindi po natin ma-accommodate lahat gawa ng binabawalan po kasi sila. May mga marshal doon sa checkpoint, so yung mga lumalapit, hindi lang sa akin, sa ibang mga vloggers at ibang mga riders, pinipigilan po nilang dumugin yung mga riders, syempre dahil para hindi rin mabala yung ibang hindi naman vlogger, hindi naman dinudumog na mga riders, yung mga simple lang na sumali sa endurance na to, kaya ganun. Hindi naman sa pagdadamot. Marami dun sa mga followers natin na nakita ako sa checkpoint, hindi po ma-accommodate dahil yun nga, na masyadong magulo po. Lalo na yung checkpoint number 1, ako nagka-issue pa dyan, no? May nahipuan na lady rider, di na lang natin babanggitin ang kanyang pangalan, pero nahipuan po siya sa kanyang maselang parte ng katawan, kaya medyo nadismaya po siya. At nakita ko naman talaga sa checkpoint number 1, grabe. Grabe yung tao. Tapos meron pang isang checkpoint, I think sa Sanchez Mira yata yun, no? So inabutan ko sila ng sticker, kaya lang bigla silang lumabas sa kanilang linya dahil meron siyang barrier, di ba? Linya lang. Mm-hmm.
Pero ginawa ko naman yung aking best para mabigyan ng sticker at makapagpa-picture sila sa akin. Hanggat maaari talaga mapagbigyan lahat. Kasi di ba once in a year lang ako mapapadpad sa ganung lugar. Hindi pa natin alam kung kailan ang makakabalik. Pero definitely kapag ka tuwing Ironman event, eh babalik at babalik ako dyan. Kaya kung napansin ninyo, from our first Ironman na pagsali, medyo konti yung tao, di ba? Pero pagdating ngayon dun sa previous Ironman natin this year, eh grabe no, sobrang daming tao talaga. Hindi lang na-cover dun sa video kasi tinipid ko talaga yung oras dahil gusto ko walang part 1 part 2 sa isang video. Maipasok natin yung 19 hours na biyahe natin dun at kasama pa yung pag-scrutiny pati yung take-off. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ating Ironman video, yan po ay nirecord natin from start to finish. Nasa 40 plus minutes lang yung ating video. No? Merong drive-thru ng gamot dito. Ito, Mercury Drugstore drive-thru. Open 24 hours. Ang galing ano. May drive-thru. Lumabas ako ngayon dito sa bahay natin ng alas 4 ng hapon. Oh, meron kasi akong inasikasong bagay na napaka-importante at gusto kong i-share sa inyo. At ayoko mang magsabi ng bad news sa inyo guys, pero ito kasi yung nangyari talaga. At I think napansin din ng mga followers natin sa Facebook, tayo po ay na-hack. No, na-hack yung ating page. Pero yung personal account ko nandun pa. Yung page lang biglang nawala ako sa pagiging admin ng aking page, pati yung asawa ko admin din. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon, magbablog ako. So yun nga po, alam mo yun, pagka nahack yung account mo sa Facebook na alam mo pinaghirapan mo, hindi ka pala makakatulog, hindi ka makakakain, ganun, ang lungkot lang. Kasi diba ang dami ko pa naman plano na magpamigay, pag giveaways, kasi ang dami nagbigay ng items sa akin na hindi ko naman mapapakinabangan bilang isang individual. So kailangan kong ipamigay yon sa live tayo na mimigay eh. So sayang, ang dami ko pa naman gustong na mabigyan na live lang para walang scripted at alam nyo talaga ang nangyayari at ora mismo makikita ninyo, malalaman ninyo kung sino yung winner ng ating pag-giveaway. Yan, pag-giveaway natin, wala namang walang bayad yon. Yun oh, sarap na sound trip ni sir oh. Minsan sa may kanto tayo nagkita. Hindi ko alam yung lyrics. Oy, nasiraan si sir, buti may nagtutulak sa kanya. Bomba daw. Ayun, konti lang. Baka sabihin nila mayabang tayo. Andito tayo sa traffic at di tayo makakabomba. At buti na lang sa Facebook page lang tayo na hack. Kasi alam nyo naman, si Reed ay talagang makilalam lamang sa YouTube. Diba? Ito yung ating talagang main channel sa Facebook. Doon tayo nag-update. Dito naisingit lang natin yung ating video sa pagka-camp kasi nga ay request ng ating mga subscriber dito sa YouTube. Kita nyo, paano tayo bubomba dito? Baka sabihin binobomba natin si sir na nakagarap, diba? Baka sabihin minamadali natin siya. Hindi naman sa pagdadamot ng pagbomba, eh ilulugar lang natin, no? Eh actually kahit wala magpabomba, binobomba ko naman talaga yung aking C1000R. So face to face na naman. Ayan sa mga estudyante nating mga nanonood ngayon, aral po kayong mabuti. At kung na-inspire kayo sa aking mga videos, okay naman yun kasi yun nga yung magiging, yun ang magiging power mo para magpursigi sa iyong pag-aaral. At darating ang panahon kung ano man yung nakikita mong gusto mong magkaroon na katulad sa akin, eh makakamit mo yan, no? Kumbaga malapit mo siyang maabot. Di pagkakuha mo ng diploma mo, makakahanap ka ng magandang trabaho at makakasweldo ka ng maganda. Okay, babae, may motor. Wow, stig.
Problema lang sa mga mahabang buhok na lady rider, yung buhok nila pumapagaspas sa labas ng kanilang helmet. So pagkatapos nilang mag-ride, ang tigas ng buhok dahil sa alikabok. Kita nyo ba yun? Ang layo ko na, nagpapabomba pa siya. Saya dito sa Angeles, no? Mas masaya sa Magalang. Doon natutuwa yung mga ibang mahilig sa motor pagka nakakarinig sila ng big bike. Dito yung big bike sa Angeles, parang normal na lang. So mabalik tayo doon sa hacking nga. De, mayroon akong na-contact na isang magaling pagdating sa mga pagre-recover sa mga na-hack. May mga problema sa kanilang mga Facebook at pati yung mga sikat na vlogger like si JTB, si Archie ng 01 Moto at iba pang mga sikat like si Jawo. Yan, nahack na rin yung kanilang mga Facebook page at itong taong na contact ko is siya yung nag-recover sa mga accounts nila. Kaya legit siya. Medyo risky lang kapag nagkamali ka ng PIN kasi marami siyang dami account eh. Kumbaga marami siyang mga impersonators eh, kaya baka mali yung nakatransact mo, di patay, di ba? So kung napapanood nyo to ngayong Sabado, yan, paki-check na lang din yung aking page kung makikita niyo maraming mga videos na na-hide or na-delete. Hindi ko alam kung ano nangyari. So at this moment, hindi pa siya nare-retrieve ngayong nagbablog ako, kaya medyo malungkot ako, no? So buti na lang nandyan kayo, mga subscribers ko na patuloy na nanonood kay Reed. Wala namang kakaiba dito sa ginagawa ko, but sinishare ko lang yung mga life story ko at kung ano man yung kaganapan sa buhay ko. So kaya namang Z1000R ang ginamit ko ngayon, yung ating ZH2 eh, nasa Quezon City sa may PMC building kung saan yung opisina ng Chile, no? Diba kinuha natin yung FJ Cruiser? So naiwan doon yung ating ZH2. Next week, kunin natin yung ZH2 para mapag-vlog naman tayo na naka-ZH2. Namimiss ko na rin yung sipol-sipol niya. At masyadong aggressive itong Z1000R. Napapasubo ako pagka ito'y ginagamit ko. So maalala ko nga pala, bumili nga pala tayo ng short na pang camping dito sa may Marina Arcade, diba? Hindi ko pa siya nasusuot kasi hindi pa ako nakapag-camping ulit. O huwag naman sanang datnan ng ulan. Kaya kapag katag-ulan, wala na. Kahit yung pagbabike ko, pag umulan na, wala na. Hirap kasing linisin ng bike compare sa motor. Ah, nagpalit nga pala ako ng helmet ngayon. No? Sinuot ko ulit itong Geely helmet Joker na Falcon helmet, no? Sobrang dumi nung helmet ko na ginamit sa Iron Man. Eh, naka motovlogging setup na yun. Eh. So, ito na muna. Okay naman. Ayan, o, dyan tayo bumili ng short. Bomba daw. Ayan, o, sakto, uwian na kasi. 4:18 na lang hapon. Puro tricycle na nakikita natin. Siyempre, mga service yan ng mga nag-aaral, di ba? So, yun kasi yung pinaka-practical sa ngayon, yung tricycle. Madali pang isingit sa traffic at madaling i-park. Lapad ng gulong ng sniper. Sniper 150i Bamban, sabi niya. Tiga Bamban Tarlac si Sir. Okay, nakatakot naman yon. Ay, hindi tayo makakasingit dyan. Ay, hindi, sige pala. Sobrang traffic ngayon, ah. Ako panibago, ah. Ang lapad ng daan na to, pero loaded, no? Kaya hindi ka pwedeng bomba ng bomba dito sa gantong sitwasyon. Yung magmamayabang-yabang ka. Ikaw rin magkawawa kasi ang init ng makina eh. Tapos bubombayin mo pa. Para mong niluto sa sariling mantika yung katawan mo. Ikaw na yung chef. Ikaw pa yung mantika. Uy, grabe oh. Nakapalda si ma'am. Ang galing. Ang galing oh. Nakapalda siya. Nakashort siguro siya. Kasi okay lang sa kanya nakapalda eh, oh. Ang galing. Kahit yung mga babae, naka single motorcycle na pag mapasok sa school. Ah, kaya pala traffic eh. Ano ba meron dito? May sound system. Kaya pala parang ati-atihan. Ayun o, kaya pala traffic. Solid event pala eh. Ayun o. May santo, ayun. Sinara yung kabilang daan. Ayun o, ang daming tao, grabe. Puro mga children. Ay, hindi pala, puro mga teenagers. Lady rider again o. Yan yung buhok niya. Mamaya niya matigas na yan. Parang mahal na araw lang oh. Baka sabihin, baka sabihin binababa natin yung mga nakapark eh, yung may kaaway. Yan, konti lang, konti lang.
Nakakatakot pa naman yung pickup sa harap. Bomba daw, bomba. Mapagka ka, sir. Nakagitna na ako sa daan, tatabisan. Oh, may magpapabomba ulit. Buti dito, maraming tindahan. Marami kasing mobya yung nakatrack. Maraming biyayerong nagmumotor. Kagabi, dami rin namin nakitang tindahan talaga nakabukas kahit late na. So dito tayo ngayon, order tayo ng tubig at nakaka-stroke yung init ng panahon. Order pong mineral, may mineral po kayo? Mineral? Opo, malamig po. Magkano po to? 20. Okay. Inom tayo, guys. Yun, after kong uminom, bumili pa ako ng isa. Ay, Diyos ko, nasobrahan yata ako ng bike kagabi. Parang gusto kong lagnatin. Kompleto naman yung tulog ko. Ganun pala talaga pag nabibigla yung katawan. Ano. Pero dati naman ako nagbike. Siguro nasagad lang yung ruta namin. Sobrang layo ng ruta namin. Yan o, dyan kami lumabas. Yan, yan yung dinaanan namin. Balikan ko kaya, no? Doon kaya ako dumaan ulit. So kukunin natin ito ng pabaliktad. Dito kami lumabas kagabi. Ngayon dito tayo papasok para maipakita ko sa inyo. Ito yung bungad niya. May palengking konti at grocery. So kapag meron kaming nadadaan ng pababa, tiyatawag namin doon, ayuda. Kasi hindi mo na kailangan pumidal. Ito yung sinasabi ko, napaahon, Diyos ko. Ginamit ko na yung pinakamalaking sprocket ko, pero Diyos ko, dito ako nilagnat. Ayan o, okay lang tayo dahil pababa siya, pero paahon to, tapos ibabike mo na ko, Diyos ko. Sa totoo lang, mainit ang panahon ngayon, pero giniginaw ako. Dito ako tinamaan ng lagnat. Buti na lang, hindi siya nakakaligaw kahit pabaliktad ko siya kinuha. Meron tayong madadaan na tulay, na bakal, na madulas. Huwag mo nang subukan. Tapos may madadaan na tayong rough road. Dahil ginagawa pa itong tulay, no? Laki ng tulay na to, no? Kaya buti naman at naka rock shock suspension yung isang bike. Tapos naka boxster dito yung isang bike. Hindi masakit sa balikat at sa leeg kapag nalulubak. Ito yung continuous downhill. Ito delikado sa mga biker. Well, paahon-ahon din. Buti maliwag ang daan, kaya lang problema dito pag gabi. At kahit araw naman, yung mga aso hindi nakatali. Tapos may ingay yung mga hub namin. Ano ba yan? Sa vlog ko, bigla akong nilagnat. Ayan, ito na yung pinakamalupit na downhill, guys. Tignan nyo, di ba? Sobra. Tapos kung kukunin mo ng pabaliktad naman ito, tignan nyo si sir. Aminado naman tayo, kahit tayo mahirapan. Diyos ko, tignan mo naman yung uphill, grabe. Continuous pedal yan. Ay, Diyos ko, dyan ako nilagnat. Parang lalo tumitindi yung lagnat ko ngayon, nakikita ko itong daan na to. Tignan nyo, pati yung jeep, ang bagal, oh. Pero, Diyos ko, oh, ahon yan. Kaya pala laging pinupuntahan to ng mga bikers, lalo kapag umaga, no? Madaling araw, gano'n. Giniginaw ako, boy. Tapos may nagtitinda ng buko dito, syempre. Kasi pagdating dito, may ahon din yan, eh. Mukha lang pababa kasi nga pabalik tayo. Kaya no, ahon din to. First time kong mag-vlog ng nilalagnat. Giniginaw ako. Nanginginig yung katawan ko. So dito sa tulay na to, ito yung parang welcome remarks na papunta ka na ng Sacovia. Ito yung tulay na napakahaba at walang ilaw dito, guys, pagkagabi. Hindi ko lang ma-upload sa YouTube dahil masyadong malayo sa topic natin bilang motovlogger. Pero ito naman, kinukwento naman natin sa inyo. At itong nanilagnat nga ako dahil dyan. Daming nagpipicture-picture din dito dahil sobrang luwang ng daan. Ang lawak ng nakikita mo, kabila, kita mo pa yung isang tulay doon na may orange. Ito may mga biker na
maganda sa pagpunta dito, kada special na entrance and exit, eh, may guard. Whew, grabe itong nararamdaman ko ngayon. Malayo ba ako sa bahay? Tapos kung malakas ka, kinuha mo ng baliktad doon. Halimbawa, ginawa mo yung ginawa natin ngayon. Kung malakas-lakas ka pa, pwede mong banatan yung pader ng pabaliktad. Kasi pag pabaliktad yung pader, paakyat naman yon. So yun ang pinakamahaba naman. Pero hindi siya ganun katarek. Okay, ito naman yung Clark International Speedway. Ay, Diyos ko. Oh my God. Chill ako, grabe. Ay, grabe. Hindi ko na makontinue yung vlog ko. Halo-halo na yung nararamdaman ko. Napaus na ako. Grabe, tinamaan talaga ako sa bike namin. Nabigla ako. At pala, nag-alaksan ako, no? Tama ba? So, dito na lang muna. Tatapusin ang ating vlog, guys. See you on Tuesday. Grabe. Lalagnat ako, guys. Ayan yung tapusin ko ang vlog natin ng naka-chill lang tayo. Maraming salamat. Pahinga muna ako hanggang Linggo sa lunes ako magpo-vlog at i-upload natin sa Martes. So, see you next vlog, guys. Maraming salamat. At yung red na nakilala nyo noon is same pa rin ngayon. Nilalagnat lang. Bye-bye, guys. With 4 Speed.